الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ipagpapatuloy po natin yung natalakay natin ng mga nakaraang araw tungkol sa kung sino ba yung mga ipinagbabawal sa atin na pakasalan mula sa mga kababaihan. So katulad ng nabanggit ko noon, nung nakalipas na araw ay nahati po sa dalawa ang mga bawal nating pakasalan. Mayroon sa mga kababaihan na bawal nating pakasalan magpakailanman. Ibig sabihin, forever, hindi natin sila pwedeng pakasalan kahit kailanman. At mayroon naman sa mga kababaihan na pansamantalang hindi natin sila maaaring pakasalan. Ibig sabihin, may mga dahilan o hadlang bakit hindi natin sila pwedeng pakasalan. Ngunit kung nawala na itong hadlang o itong dahilan, ay maaari na natin silang pakasalan. At ang habang buhay na hindi natin pwedeng pakasalan, katulad na nabanggit ko nung nakarang talakayan natin, ay dalawang uri po. Una, yung kapamilya. So may mga hindi po lahat ng kapamilya ay bawal pakasalan at napag-aralan na po natin yon. At yung pangalawa, yung bil musahara. Ang musahara, hindi po sila kapamilya talaga. Kaya lang, naging kapamilya nung sila ay maghihalubilo, kaya magpakasal o mag-asawa mula sa ating pamilya. Kaya naging bawal habang buhay na pakasalan ang kababaihan nila. Dala po tayo ngayon sa pangatlo na bawal pakasalan habang buhay, katulad ng arda, yung kapatid sa didi, kapatid sa pagsuso sa magulang, pagdidi sa magulang. So sabi ng mga eskolar natin, dalawang taon lang. Sa loob ng dalawang taon at nakadidi ang isang bata sa iyong ina, o kaya yung babae, yung maliit pa na sanggol, sa iyong ina, ng limang didi, kahit hindi nabusog, sabi sa hadis, in ng marutao bin madya'a. So ayon kay Imam Hanbal, kailangan mabusog muna. Pero ayon sa karamihan sa mga eskolar natin, kahit hindi na po mabusog, halimbawa, dumidi siya ngayon, tapos tinanggal niya ang kanyang bibig sa didi ng iyong ina, tapos dumidi siya ulit, tinanggal niya ang kanyang bibig, limang beses niya ginawa yon, ay magiging bawal na sa iyo habang buhay ang babae yung kapag lumaki na siya, bawal na natin silang pakasalan at lahat ng kapatid niya at kapamilya niya o kaya nanay niya ay bawal na rin nating pakasalan. Yan po yung pangatlo na bawal nating pakasalan habang buhay yung kapatid natin sa didi, limang beses lang po na makadidi na hindi na po kailangan mabusog pa. Okay, pero sa loob lamang ito ng dalawang taon. Kapag sumubra na po ng dalawang taon ng kanyang edad at dumidi sa ating ina, ay hindi po sila may pagbabawal sa atin. So yun po ang kondisyon, kailangan po haulayin o kaya dalawang taon. Ngayon ay dadapo po tayo ngayon sa ipinagbabawal pansamantala. Ibig sabihin, may mga kababaihan na pansamantalang hindi natin sila pwedeng pakasalan. So ngayon, katulad halimbawa, kapag yung isang babae ay may asawa, hindi mo siya pwedeng pakasalan hanggat hindi po sila naghihiwalay. Ibig sabihin, pansamantalang hindi mo pwedeng pakasalan hanggat hindi sila naghihiwalay noong kanyang asawa. Pero bawal po na gumawa tayo ng isang bagay na maghihiwalay yung dalawang mag-asawa para lang mapakasalan natin yun. Ipinagbabawal po ng Islam yun. Katulad din po halimbawa, yung alipin na babae, kasi noon may alipin po. So bawal po natin pakasalan yung mga alipin, ipinagbawal po. Maliban lamang, sabi ng mga scholar natin na may kondisyon, una, kapag wala ka pong maibigay na duri sa isang malayang babae, pwede mo nang pakasalan ng alipin. Pangalawa, kapag takot ka na makagawa ng zina, mga nunya sa iba, ay pwede mo natin silang pakasalan. So yan po yung isa na bawal natin pakasalan, pansamantala. So dito, meron naman isang bagay na bawal natin pakasalan, pansamantala, ibig sabihin, hindi pwedeng pagsamahin ang dalawa. Ano yun? Hindi pwedeng pagsamahin ang dalawang magkapatid na babae. Halimbawa, gusto mong babae, anak nung ganito, tapos magkapatid sila, ano pangalan ng isa, si Fatima, at ang ate niya, si Zainab. Pag pinakasalan mong isa sa kanila, hindi pwedeng pagsamahin. Pero hindi abang buhay yun. Maniban na lamang kapag naghiwalay kayo ng isa. Halimbawa, naghiwalay kayo ni Fatima, pwede mo na pakasalan si Zainab. O kaya si Zainab, saka mo maaaring pakasalan si Fatima kapag naghiwalay na kayo ng isa. So ibig sabihin, hindi pwedeng pagsamahin ang dalawang magkapatid. Pangalawa, hindi rin pwedeng pagsamahin ang pakakasalan mo kasama ng kanyang tita, kapatid ng nanay ng babae. Yung kapatid ng nanay ng pakakasalan mo, pwede mo sana pakasalan yung kapatid ng nanay niya kung hindi mo sila pagsasamahin. Pero kung magpagsasamahin sila, ipinagbawal po sa hadis ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So hindi pwedeng pakasalan ang tita nung pakakasalan mo, ibig sabihin kapatid ng nanay niya. At ganoon din yung kapatid ng tatay ng babae, halimbawa yung babae, pakakasalan mo, may tatay siya,
at meron siyang kapatid na babae, ibig sabihin yun ang tawag na ama, bawal mo rin pakasalan na pagsamahin. Pero pag naghiwalay kayo nung asawa mo, pwede mo na pakasalan yung kanyang tita, kapatid ng kanyang tatay o kapatid ng kanyang nanay. Ngayon, bawal rin pakasalan ang magkaiba ng religion. Ang babae, hindi pwedeng ipkasal sa hindi Muslim. So, ganoon din ang lalaki, hindi pwedeng magkasawa ng hindi Muslim, maliban sa Ahlul Kitab. Ano yung Ahlul Kitab? Yung mga Kristiyano at saka Hudyo, pwede tayong magkasawa tayo mga Muslim ng ganoon. Pero kung ang babae ay Muslima, ang lalaki ay Hudyo, o hindi Muslim, hindi pwedeng pakasalan hanggat hindi sila mag-i-Islam. So tayo mga kalakihan, pwede natin pakasalan ang dalawang hindi Muslim lang, katulad ng Hudyo at saka Kristiyano. Yun lang ang maaari nating pakasalan. Tayo mga lalaki lang ang pinahintulutan. Pero ang kababaihan, hindi sila pinahintulutan na magpakasal sa kanila, maliban na lamang, pansamantala, kung hindi pa sila nag-i-Islam, pero kung sila ay pumasok na sa Islam, maaari na natin silang pakasalan. Ganun din, yung naghiwalay ng tatlong beses, bawal pakasalan ng lalaki. Halimbawa, may asawa ka, tapos naghiwalay kayo ng tatlong beses, sabi mo, hiwalay na tayo, tatlong beses nangyari sa magkaibang oras, ay bawal mo lang pakasalan ang babaeng ito pansamantala hanggat pag tatlong beses hiniwalay ng asawa mo, haram na sa'yo tabihan ng asawa mo at haram na sa'yo pakasalan maliban sa kondisyon. Una, kailangan pakasalan siya ng ibang lalaki. Pangalawa, kailangan sa kasal na kumpleto ang haligi at kondisyon ng kasal. Pangatlo, kailangan may mangyayari sa kanila. Hindi yung kinasal tapos hiwalayan ng lalaki, babayaran ng lalaki, pakasalan ng asawa ko, pag nakasal na kayo, hiwalayan mo para magkabalikan kami. Bawal po yun. Kailangan walang alam yung lalaki, walang usapan sa kanilang dalawa kasi malaking kasalanan po yun. Pero kung naikasal siya sa ibang lalaki, naging ganap ang kasal, kumpleto ang kondisyon at saka ang haligi, tapos may nangyari sa kanila, tapos hiniwalayan ng lalaking yun, saka mo maaari pakasalan ang babae. Kapag hiniwalayan mo siya ng tatlong beses, yun po ang kondisyon bago mo siya pwedeng pakasalan. Karagdagan pa dito na bawal pakasalan, katulad ng babaeng nangangalunya, yung prostitutes, yung mga babae na nangangalunya, bawal po natin silang pakasalan. Pinagbawal po ng Allah sa Quran yan. Maliban lamang po kapag sila ay nagtawba, nagbalik loob sa Allah, kapag sila ay nagtawba, pwede natin silang pakasalan. Pangalawang kondisyon na maaari natin silang pakasalan, tawba, pagbabalik loob. Pangalawa, idda. Ano yung idda? Hihintayin mo na matatapos yun bago sila pwede pakasalan. Ayon sa ibang eskola, ang idda nila, isang bisis lang dumating ang